Good day mga kapasmasters at kamusta kayo? Sorry, matagal na akong hindi nag-upload ng video. Kasi hirap magkuha ng magandang content. May ipakita lang ko sa inyo mga kapasmasters, ang unit ito is ang Condora two doors inverter refrigerator. Ipakita ko lang sa inyo mga masters. Na-evaluate ko nito, na-check ko na ang kuha nito. Ang board, ang issue ng unit nito is after gumagana yung compressor, after 8 to 10 minutes na mamatay. Kaya i-check ko yung board, tapos yung compressor, actually okay naman. Tapos ang anong nakita or anong reason bakit na mamatay. May loose contact pala dito bakit sa compressor na loose contact, kaya pakita ko sa inyo mga masters, kapasmasters. Halimbawa ganito, di ba may tatlong kan dito, kung sa non-inverter running starting common, tapos sa inverter is UBW, di ba? Ang ginawa ko mga kapasmasters, kumuha ko ng sandpaper o liha, papel de liha, nilinisan ko ito kasi parang nagka kuhan na doon, may kunting dumi yung tatlong kuhan dyan terminal, kaya nilinisan ko kasi nakita ko na good ang board at saka yung compressor, kaya ang ginamit ko din yung technique is nilinisan ko muna. Tapos sa mga customer dyan, sana makakuha niyo ito mga kapasmasters. Kung halimbawa, kung may unit ka mong ipakan payo sa isang technician, tapos nakita ninyo na parang simple lang, pero hindi niyo alam na kan pala. Simple lang niyang ginawa, pero nagawa niya na ng maigi or madalian mga customers, mga kapasmasters, kasi na-experience na yan. Na-experience niya kung ano ang problema ng isang unit. Kasi mas maganda yung isang technician is na-experience or mataas na experience sa pag-troubleshooting. Kahit simple lang ha. Simple yung problema lang yan. Yung sa, for example, sa ginawa ko, ito yung mga kapasmasters, gumagana na yung unit almost 2 hours or malapit na 3 hours na itong gumagana. Nasa 0.83 umakyat amperes. Kaya ang i-share ko lang dito mga kapasmasters is kung paano na-solve ko ang problema ng isang refrigerator na Condora Todors inverter sa pamagitan lamang ng isang sandpaper. Tapos hindi man defective yung board, hindi defective yung compressor sa pamagitan lang ng sandpaper kasi nagka-lost to contact yung connection doon sa terminal ng compressor na UBW, kaya kailangan linisan. At sa mga technician dyan na hindi pa naka-encounter ng ganito, sana makabigay ng ganito ideas nyo. Simple troubleshooting ng kan. Tingnan natin yung sa loob, actually ito naman kapasmasters, umuusok na sa lamig yung sa taas na portion. Na malamig na, i-close natin para makita nyo. Umuusok na sa lamig. Okay, tingnan kita nyo, ito yung unit, Condora Negosyo Inverter. Yan ang unit, two doors. Tapos tingnan natin sa ibaba na portion. Okay, malamig na. Nag-moist na. Malamig na yung sakon. Yan mga kapasmasters, i-share ko lang ito especially sa mga technician na hindi pa ka-encounter. Actually, parang sisyo lang ito na problema. Pero makabigay ng idea sa mga technician na ang issue, babalikin ko, ang issue ng unit ito mga kapasmasters is gumagana yung compressor, walang error, pero
ito 10 minutes na mamatay. Tapos yung kanon, yung lamig o yung ice melted, nalusaw yung ice kaya hindi yung continuous. Kaya na ang nakita ko is lost contact lang. Kaya kasi may dumi yung tatlong pan dito. For example, ito yung compressor, yan lang. Nilinis ko lang yan sa pamagitan ng isang sandpaper. Kaya ang mga professors, sabihin ko, mas maganda talaga akong matas yung experience ng isang technician ng sa troubleshooting kahit simple problem na ito, mga kapasmasters. Kaya sa mga customer dyan, sana huwag yung sabihin kapag konti or madali nang na-solve ng isang technician ang problema ng inyong unit. Tapos hindi kayo kung mag bigay kayo ng bayad or mura kasi sa tingin nyo madali lang pero hindi nyo alam na experience or encounter niya kaya ang babayaran nyo dyan ay hindi yung trabaho o ginawa niya kundi ang yung experience niya na solve ng madali ang iyong unit. Yan mga ka-customers, kapatmasters, sana may makuha kayong kaunting kalaman dito sa video nito na actually simple lang ito, simple, very simple. Tapos sa mga technician dyan, shout out sa lahat ng mga member ng Cebu Raktik dito sa Cebu at sa mga relatives ko sa Iloilo at sorry sa inyo mga kakuan ko, mga followers ko, ngayon pa ako nakabalik ng upload kasi inikuan ko may ipakita ko sa inyo na may makuha kayo talaga. Tapos busy ako sa mga installation ng aircon kaya hindi ako naka-upload almost one half year talaga. Last kong upload is January siguro. Sorry sa inyo mga kapatsasers sa ito yung nagbigay ko. Sana may makuha kayong kaunting kalaman dito. Shout out sa lahat ng mga member ng Cebu Raktik dito sa Cebu. Salamat mga kapasmaters, salamat. Okay ng unit. Almost 3 hours na itong gumagana. Kaya imbra ko yung brand ng compressor sa mga technician na hindi pa naka-encounter o makabigay ng idea sa inyo ng ito. O kahit mga customer na gusto mag-DIY, baka ma-encounter niyo itong namamatay or yung compressor 8 to 10 minutes. Try nyo lang ang linisan. Actually, matigas ang pagtanggal nito. Kung hindi nyo pamilya pagtanggal, yan, sakuan. Tawag na lang kayo ng technician. At sabayin niyo or kahit madali niyang gawin, sigurado sisingil yan ng karapatang bayad or huwag nyong padamutan ng bayad kasi masolve, kapag masolve niya yan kahit simpleng problema lang mga kapasmasters na-encounter na yan basta yung mga encounters kagaya ko, ganito ni-share ko ito kasi na-encounter ko ito isa ni sa magbigay ng isang knowledge sa isang technician kaya mas maganda ang isang technician na mataas ang experience madaling masolve ang problema kahit simple problem lang yan mga kapasmasters. Thank you yung kapatsa Sir Steely. Thank you so much.